guys, magluluto tayo ngayon ng pork embutido. Itong pork embutido na to, pwede itong gawin ninyo pang negosyo. Sundan nyo na lang yung step by step kung paano kong ginawa. Masarap din to para sa ating pang-ulam sa ating pamilya. Siguradong magugustuhan to ng ating pamilya. So guys, para malaman nyo kung paano ko to ginawa, keep on watching. At ituturo ko sa inyo step by step. Ito yung ating mga ingredients. Meron ako dito ng ground pork. Maglalagay ako ng red bell pepper, ng onion, chinap ko siya ng maliliit, at nag-chop din ako ng ham. Itong ham na to ay aking sariling gawa lang to, hindi to yung commercial na ham. Meron ako dito ng pickles, chinap ko rin siya. Kung meron kayong pickle relish, hindi nyo na kailangan i-chop, okay na. Grated na carrots, grenade ko na siya para mas maganda yung hindi ka makakain ng medyo matigas-tigas. At ng breadcrumbs. Ayan, meron akong breadcrumbs. Ito din rin kayo makagawa ng sarili ng breadcrumbs. Kung meron kayo ng sliced bread, inyo lang siyang itoast at dikdikin. Makakagawa na kayo ng isang breadcrumbs. At ng Vienna sausage. At raisins. Iubos ko na to kasi konti na lang. Ang brand dito is California. Din ako ng sa ating pork. So, yan. At gagamit din ako ng salt and pepper to taste. So, ayan guys. Umpisa na natin yung ating pag-mix ng ating ground pork at ating mga sangkap. Welcome back sa Hilda's Kitchen Vlog. So, for today's video, gagawa tayo ng embutido, pork embutido. So, pinakita ko na yung ating ingredients. Mag-start na tayo sa ating pagluluto. So, unang-una, lahat ng ating mga ingredients ay atin ang ihahalo. Onions. Kahit isabay-sabay na siya. Onions, ham, and red bell pepper. Ng ating grated carrots. Ng ating pickles. Ayan. Ng ating raisins. Ilalagay ko na rin yung ating egg na mag-hold para ma-mold yung ating ground pork. At maglalagay ako ng breadcrumbs. Kunti-kunti ko muna. Hindi ko muna siya iubos. Kaso sobra naman. So kung nakikita ninyo, pinahuli ko yung ating Vienna sausage. Kasi mamaya ilalagay natin ito pag nag-mold na tayo. Maglalagay din ako black pepper. 1 teaspoon na salt. So yun na guys, naghugas na ako ng aking kamay. Mas gusto ko kasi kamayin na lang to para nahalo ng mabuti. So ayan. So yan na guys, sahaluin lang natin ng mabuti hanggang lahat ng sangkap ay mag-blend sa lahat ng part. So itry natin, no? Nahugas ako ng kamay pero try pa rin natin gamitin ng ating spoon. So ayan, hahaluin lang natin. Kasi parang nahihirapan ako nung kamay. At kapag ang lahat ng mga sangkap ay naghalo na, pwede na natin siyang i-mold sa ating aluminum foil at atin na siya i-steam ng 45 minutes. Kailangan natin idagdag. Idagdag na natin to para mas napakadaling gawin. Kalahating kilong pork lang to. At nilagyan ko ng mga ingredients. At swak din to pang negosyo. So, kung paano ko ginagawa. So, ayan. Makakagawa ka na ng isang embutido.
So ayan na guys, nahalo na natin ang lahat. At tayo na ay mag-perform na tayo ng isang embutido. Siguraduhin lang na lahat ng sangkap ay na-mix. So guys, yung meron akong ilagay na ham, optional yun kung ayaw nyo ng may ham or kung medyo para sa pangmasang budget, pwede namang walang ham. Ayan na guys, pag-perform na tayo. Naglagay na ako ng tanggalin ko na lang yun eh. Naglagay na ako ng isang 1 cup at lalagyan lang natin siya sa gitna ng parang kanal at ilagay natin yung ating Vienna sausage. So optional ito guys, pwede namang walang ganito. Okay lang kung wala. At ipapagitna natin siya. At ihahalo, isupon na natin siya ng bilog. At ayun, nakagawa na kayo ng isang... Bubuksan natin ulit ito. Nakalimutan ko lagyan. So ibabaon lang natin siya. Ayan. At ating ulit siya. May yung buses ko. Bubuuin. I-slice sila naman. So ayan guys, mag-i-steam na tayo. So ayan na guys, ito na yung ating embutido. Akin na nabo. At i-steam na natin siya. At pakulo na rin ako ng water. Steam natin na 45 minutes. After 45 minutes, bubuksan na natin at i-off na natin. Luto na yung ating embutido. Pork embutido. So, ayan. At atin na siyang i-chop. Palamigin lang natin ng konti. So, ayan na guys. Luto na yung ating embutido. Slice lang natin siya. Medyo mainit-init pa. So ayan na guys, ito na yung ating pork embutido. Slice na natin siya. Dahan-dahan lang. Dahil may tendency na mabibiak siya. So kailangan dahan-dahan lang yung paghihiwa. At dapat medyo dagdagan. Depende kasi sa dami ng inyong ground pork. Ang dami ng inyong egg para mag-hold siya sa kanyang para buo yung pakakapor ng embutido. So, ayan guys. Mukhang nagawa naman natin ng perfect. Ayan. Sa lasa guys. Try natin. Okay naman siya. Sarap. Napakadaling gawin. So, ayan guys. So, ayan guys. Bago tayo magtapos, ito na yung ating pork embutido. Bago tayo magtapos guys, hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell ng bell button ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify kayo. Maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na mga video.